So what's up sa inyo mga kabute? So for today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng aquarium. Kasi yun na yung business ko ngayon guys bukod sa pag-isda. Paggagawa ng aquarium, papakita ko sa inyo yung mga gawa ko. Tsaka papakita ko yung mga gamit na ginagamit ko, paano ko pinuputo yung salamin, paano ko kinakabit. Hindi natin kailangan ng mga tip guys kasi ano lang yun eh, lagdag gastos lang. Kaya dun tayo sa tipid-tipid. Ang kailangan na talaga natin is yung pamputol. Tsaka ayun nga, medyo inaamag na yung ating channel, diba guys? Kasi ayun, dito ako nakapag-vlog kasi medyo busy ako sa paggagawa ko ng aquarium. Yun talaga yung business ko guys. Ang purpose naman ng pag-YouTube ko is hindi para kumita. Gusto ko lang share yung mga knowledge ko, ituro yung mga bagay na alam ko, yung mga alam ko makakatulong sa inyo. Alam mo ako si Robin, no? Ayun, papakita ko muna sa inyo yung mga gawa ko guys. And papakita ko ba yung mga sila ko? Kasi content lang naman natin, aquarium eh. So mamaya pag-isipan natin kung papakita ko yung mga sila ko kasi parang gusto ko na mag everyday vlog ulit guys. So tara na, let's go! So ayan, nakikita niyo na. Ayan yung ating mga aquarium. Saka to. Ayan. Mga gawa ko to guys. Kaya kung gusto nyo umorder, order na kayo sa akin ha. Kasi mura-mura sa akin. Kaya madami na order sa akin. Kasi mura lang aquarium natin. Hindi tayong buraot. Buraot mga benta. Yun. Ayan pa dun. Pinapatuloy tayo dun na salamin. Kasi madami to guys eh. Kulang pa to ng tatlong aquarium. 5 gallon. Kaya ayun, nagawa pa ako ng 5 gallon na tatlo. And ito pala yung mga gamit na kailangan natin. Lahat na natin guys. Ito yung mga dapat nating tandaan. Joke lang. Ito yung mga kailangan natin guys na gamit. Itong glass cutter. Oops, kita ba? Wait lang guys, nagbe-blurred. Ayaw niya magpo, ayun. Ayan. Ayun yun guys, yung glass cutter. Itong baril ko. Makakamatay ito. Joke lang. Ayan. Then, ito yung bili yung sealant para mabilis matuyo. Ito yung binibili kong sealant eh. Ito guys. Ayan. Mabilis kasi itong matuyo. Ayan, 100%. Wood doon, kakailangan natin ng metro kasi para sukatin ito. Size ng aquarium natin. Then, yung langis naman, ito. Kailangan din natin ng langis para dito sa ating glass cutter. Kasi once na yung glass cutter natin naubusan ng langis, ganito mangyayari guys. Papakita ko sa inyo. Yung kakalabasan niya. Ganyan. Magiging reject na siya guys. Kaya imbis na yung pagkaganon mo, dire-diretso hindi. O ito, tara. Napakita ko rin kayo ng ibang technique guys. Paano ginawa. Ay, paano putol. Yung simpleng technique. Pagbaguan tsaka yung medyo professional na. Then kakailangan natin ito ng ganito. Ayan, malakas akong stick. Ayan, panglatag dito para once na nandiyan na yung salamin, tapos hatiin mo na, ay i-glass cutter mo na malalak siya gamit ito. Papakita ko naman yung guys eh. Tara, simulan natin. Tuturuan ko kayo ha. So let's go. Ayan yung reject natin. So, hatiin ko siya ng 16 by 8. Ito yung metro naman natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung kailangan natin. Ito, papakita ko sa inyo ha. Kailangan mo natin sinuwatin. Yan. Watch lang kayo. Hindi nga kayong pati ng lapis kasi i-panbakan nyo ano guys. Yung sukat
Sana yung tulong kayo dito kasi ako, ato pinag-aralan ko talaga ito ng ano guys, isang buwan. Yung mga aquarium ko dito, ginawa ko lang. Hindi ako nagbibili ng aquarium. Siguro dati ako bumibili ako. Pero ngayon, salami nga ng binibili ko. Ayan. Ayan na yung guwit. Saan nakita niyo ba? Yun, ito. Ayan. Ayan. Tsaka, ito. Papakita ko rin sa inyo ito. Kung paano natin gagamitin ito. So, post muna natin guys kasi naiiyak. We are back again guys! So, ito, tutorial ko na kayo talaga. Kasi, magpuputol na tayo ng salamin, di ba? Ito. Ayan. Ayan, kailangan natin yan. So, tara. Pagmasdan nyo na maigi, paano paputulin ito. So, let's go. Ayan, ganyan ganyan sinasabi ko sa inyo guys na posture niya. Then ito, diba ganyan natin, diba? Tuturuan ko talaga kayo guys kasi gusto ko matuto kayo. Hindi lang puro kami yung marunong gumawa ng aquarium, kami lang dapat yung gumawa. Dapat kayo rin matuto, ha? Then ang ginagamit ko palang side guys, ito, ito maliit. Sanin? Ito, ito. Tumot na ito. Parang ganito. Wait lang. Kailangan na ganyan mo yan. Sukat. Then ito. Yan. Kailangan yung ginihitan mo is sakto dun sa may lapis. Yan. Kita nyo? Ayun lang yung sa lumalabas. No? Kailangan natin kasi na langis eh. Okay na. Okay na, diba? Okay na. Ito. Ito naman yung lock. Nilalock natin siya para hindi gumalaw. Ayan o. Ayan, ito lang. Nahirapan lang guys. Harap ko na lang. Ito yung lock, diba guys? Ayan. Ito. Sa ano? Sa CR to. Sa toilet. Kaya DIY lang to. Itong lock natin. Ito. Ilalagay natin dito. Alam yung purpose nito guys. Is kapag ano, kapag guguhita mo na siya, is hindi siya gagalaw kasi nakalak na ito, di ba? Then sa kabila, hindi na natin kailangan lagyan ng lock kasi ahawakan naman natin eh. Ito, lipat natin na. Okay, mainip, ha. At dinita. Kailangan kita. Ah, ayaw. Ayan, sakto na siya guys ha. Ito, papakita ko sa inyo ng idea. Dito natin simulan. Ayan ha, tignan nyo ha, pagmasdan nyo ng idea. Ayan na guys ha, alin natin. Ewan ko paano mo naghahawak ng sa glass cutter, pero ang ginagawa ko si ganito. Nakakalay kasi guys kapag ano, nasa YouTube yung tinitignan ko. Saka kailangan guys, ay, kumapit yung ano, kumapit yung dynamo. Ganun yung tunog, kailangan may tunog siyang parang crack, para. Pag pinutol mo na, hindi ko lang kung pwede ulit-ulit yung set. Yan. Diba tapos na natin. Tanggalin na natin yung lock. Ito, tanggal ko na ha. Tanggalin natin ito. So, next naman natin. Tapit na natin. So, next natin guys. Is puputuin na natin itong ano. Yung salamin. Hindi ko alam. Ang ituturo ko siguro muna sa inyo. Yung sinimulan ko bago ako mag-ganon-ganon. Yung ganon-ganon lang. Kasi, kunyari, kayo baguhan pa lang kayo. Kailangan maingat kayo kasi yung masasayang sa salamin eh. So ganito dapat gawin nyo guys. Papakita ko rin sa inyo kung paano yung una kong ginawa.
Ganito yung nakita ko yun sa ibang technique sa... Wait lang, sabihin na natin ito. Technique sa ibang bansa. Ganito guys, oh. Kailangan... Ito, tiktikan nyo dito. Yan. Nakita naman yan, diba? Ano? May durog. If di nyo pa kaya yung ganito guys, yung tutulak na ganan, ganito gawin nyo. Pwede naman to eh. Ayan o. Mapuputol to. Basta ingat lang kayo guys. At yung sinasabi ko naman sa inyo guys, na once na yung guwit nyo, o yung hati nyo ganun, yes, hindi kumapit. Ganito mangyayari dyan. Ayan o. May tira pa rin siya dito. Ayan. Ayan o. May tira pa rin siya. So, ano ba natin gawin kapag may tira? Ganito lang guys. Dapat natin gawin. Kumuha kayo ng plies. Then, papel din para. Once na tumalsik yung ano, yung tawag nito. Salamin, hindi tatama sa inyo guys. Sa delikado salamin ngayon, di ba? Kaya mag-ingat kayo. If susubukan yung gumawa ito, hindi pala pwede ito sa mga bata guys ha. Hindi ito pwede kasi delikado ito. Ito, yan. Di ba? Kailangan na natin ganyanin. Then, after nito guys, bubuo na tayo ng aquarium. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-cut ng ano. Pero hindi ako ganyan mag-cut guys ha. Tinuruan ko lang kayo kasi alam ko naman, yung mga manonood dito is beginner. Kaya, ituturo ko muna yung pang beginner na ano gawa. Para hindi kayo masayangan ng salamin. So, ayun. Tapos na tayo. Tara. Saka nga pala guys, kapag tapos nyo na palang hatiin to, kailangan yung liyain, o kaya basta tanggalin yung talim niya kasi delikado yun, mahiwa ka din katulad nito. Madami akong hiwa dito, ayan, bago ko matutunan yung mga professional cut. Cut lang, ito yung ginagamit kong pang hasa para matanggal tong talim nila, na ganyan to, ayan. Ito yung panghasa ng mga patalim sa bahay. So, bumuha tayo. Let's go. Ito na yung salamin natin na bubuin guys. Kasi naka-ready na ito, diba? Ito yung ginawa ko doon. So, tara, buha na tayo. And tuturuan ko rin kayo. Pangit po dyan. Tuturuan ko kayo paano maggawa ng aquarium. So, ang lalagyan nyo muna guys is itong isa sa gilid. Siyempre kailangan natin ng ganito, sealant. Sa mga gusto mag-business dyan ng aquarium, panoorin nyo lang to ha. Then, huwag nyo kakalimutan kapag umakit na kayo. So, itong lalagyan muna natin, itong gilid, saka ito. Then, dito. Dito guys, oh. Dito. Kasi, ayun muna yung lalagyan natin eh. Kasi pag nilagyan natin natin, hindi natin matatanggal yung sealant. So, tara. Ayan. Ito nyo yan. Then, nalagyan din natin to guys. Itong guild na to. Kaya hindi natin nalagyan itong gitna na to. Kasi, guildan naman kailangan eh. Ayan, diba? Kakailangan natin ng ganito ah. Kasi pamunas natin ng sealant na sobra. Saka kailangan din ng pamunas. Para yung sealant sa kamay mo, hindi magkalat. So, kabit na natin ah. Ayan.
nakabit na natin, diba guys, kita nyo naman yan. Then, ang susunod naman natin, itong, kailangan natin ito. Angat natin onte. Yan. Oops, nawala. Ang susunod naman natin, itong gilid. Ito yung kalating gilid. Pero sukatin nyo muna kung sakto. Kasi pag hindi sakto, baka ma-reject yan. So, ito na. Yan. Kailangan tulak ng tulak to, ha? Kasi yung gilid ito, ito yung para magsisilbing gabay para hindi matanggal yung para hindi tumagas yung ano tubig. So once na may leak to, uulit ka ulit. Hindi man sa ulit, dapat tumama lang, pero nakakatamad. Dapat kapag nag-business ka, huwag kang tatama rin. Asensya na lang kasi medyo may na yung ano eh, yung mic natin dyan eh. Wala pa tayong pambili ng boya. Kaya, yan muna tayo tis-tis muna. Then, after nun guys, kailangan tanggalin nyo na itong silid na sobra. O kaya, i-form nyo na. Kasi, kapag tumigas yun agad, pabis kasi tumigas itong silid na pinakita ko sa inyo eh. Tingnan natin. Ayan. Ayan nga. Ayan. Kasi papayag nyo dito. Yun lang guys. Simple. Masanggat nandito si Kabute. O bahala sa inyo ha. Tanggalin nyo rin ito. Hindi pwedeng mag-iwan ng bakas. Maka yung mga customer natin, hindi na bumalik. Noong nakaraan guys, medyo madami akong deferensya nung gumawa ko ng aquarium. Kasi, syempre baguhan pa lang ako nun eh. Tumatanggap na ako. O gusto ko lang makatulong sa parent ko. Kaya, ayun, natanggap ako kahit hindi pa ako biyasa. Pero yun naman, okay naman, goods naman. Pero meron talaga akong ano, meron talagang deferensya minsan. Ayan! Hindi ko papakita, hindi ko napapakita yung iba guys kasi matatagalan tayo eh. So post muna natin. Hindi ko na pala ano guys. Hindi ko na pala ipopost. Ang gagawin ko na papas forward ko na lang para makita nyo pa rin kung paano ko siya gawin, paano ko siya buuin. Ayan. Kasi nasa gilid na naman tayo eh. Ang next nating nalagyan dun sa kabila. Ito guys oh. Diba ayan na siya. Ito naman, ang lalagyan natin. Yung kabila. Kasi tapos na ito eh. Kaya ito naman ang lalagyan natin. So, lagyan natin dito para kita nyo. Yan. Siyempre, ang unang yung lalagyan guys is itong baba. Bawing, ano ta, itong gilid. Tsaka, kapag maglalagay ng silan, kailangan ganito. Para yung silat na ilalagay nyo is, ano lang, hindi siya lumalagpas. Tignan nyo ako. Kaya kailangan din natin asahin yung gilid guys. At ito rin kasi yung dahilan kung bakit susugatan ka.
Ayun, finish product natin guys. Ayan, pakas na ako. Pating maalas ang bad. Ayun na yung finish product natin guys. Ayan. Sana yung may natutunan kayo sa akin kahit papano. Then, huwag nyo kong kakalimutan ha. Kahit mag-like, subscribe na kayo, share nyo to sa mga fish group nyo guys. O ano? Natutunan ba kayo sa akin? Pag may natutunan kayo sa akin guys, comment nyo lang below. Then, comment nyo rin kayo ng pa-shoutout kung gusto nyo mapa-shoutout sa atin guys. And, siguro next vlog ko is sasagutin ko yung ibang tanong about sa mga fish natin. Kasi ngayon, medyo busy talaga ako guys. Hindi ko gano'ng kailangan ng matagal na oras or kailangan spend pa tong time na to. Kasi, anong guys, busy talaga ako yung dami kong order ng aquarium. Kaya kailangan matapos ko agad to. And, by the way guys, kailangan nyo ng styro para sa aquarium. Kasi once na yung styro nyo is, once na yung aquarium nyo, walang styro. May possible na mag-crack to at mabasag yung set ng aquarium kasi hindi pantay yung ano eh. Pag yung styro kasi yun yung napapantay ng aquarium nyo guys. So ayun lamang, and bago tayo lumisan sa video na to, shoutout muna natin yung mga nagpapashoutout dyan. Shoutout pala sa pinsan kong si Joseph Timresa, then kay Allen D. Purse, tsaka kay pangalan ito? Immaculate Crucio. Ayun lamang guys, and thank you and supportan nyo. Oh, don't forget to like, comment, subscribe ha. So let's go!